Alright, so pag-usapan natin ang Friday night natin at mga maling mindset pag Friday, alright? So malapit na yung Friday, no? O Friday ngayon. Di ko alam kung anong araw yung air to. Pero tingnan natin, ano nga ba mga maling mindset natin pag Friday? Okay, so nakuha ko po to nung Friday actually last week. O, tong topic na to, kasi nag-uusap yung dalawa kong pamangkin. Sabi ng isa kong pamangkin, siya daw po ay nag-Jollibee kasi Friday. Gumastos po siya ng 130 pesos. High school po yan, ha. Then narinig po siya nung isa ko pang pamangkin na high school din, na nakatira sa amin na malavlogger din. Sabi niya, ano, gumastos ka ng ano, 130 pesos kasi feeling mo, deserve mo. Yan, di ba? Feeling mo, deserve mo kasi Friday ngayon. Di ba? Ang ganda nung ano eh. Ang ganda nung conversation. Feeling mo, deserve mo, kaya gumagastos ka pag Friday. Di ba? So, sa atin lahat, pag-usapan natin, Dok, ano bang tamang mindset? Yan. Let's go, let's go. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated. And of course, IMG Rockstar Community. Magandang araw sa lahat ng mga delivers natin. Mga OFW, ingat po kayo dyan sa ibang bansa and dito sa Pilipinas. So pag-usapan natin mga maling mindset. Unang-una, no, ang iniisip natin, you deserve Friday gimmick. Bakit mo deserve gumimmick pag Friday? Kasi sinasabi mo sa sarili mo, I work from Monday to Friday, 8 hours a day, so 40 hours a week. So, I think I deserve yan. Nagumimik every Friday. Question, saan pumasok ang word na deserve? Di ba yung working natin tayo, 8 to 5, Monday hanggang Friday, di ba yun ang basic? Nag-overtime ka ba? Nag-work ka ba ng iba? Nagpuyat ka ba? Na Monday ba nagpuyat ka? Tuesday, naganap ka ng iba mong gagawin. Wednesday, nagkaroon ka ng new project and all. So, para sabihin mo sa sarili mo that I deserve a Friday gimmick. Okay? So, for me, kung ginawa mo lang din po ang basic, you don't deserve a Friday gimmick. Okay? So, opinion ko po yan. Huwag po kayo magal sa akin. Okay? If you think you deserve it, okay, you go for it. Okay, so, second po. Eto pa, maling mindset. You deserve to shop or to buy something pag Friday. So, pupunta ka sa mall, gagastos ka ng 2,000, gagastos ka ng 3,000, 5,000. Because sinasabi mo sa sarili mo, I deserve to buy kasi Friday ngayon. Now, question. Again, saan nang galing ang salitang deserve? Ang question ko ganito, nagkaroon ka ba ng additional income within that week? Nagkaroon ka ba ng extra income para magkaroon ka ng extra expenses? Okay? So, nakapagpasok ka ba ng 10K because you have an extra sale or extra income, extra side hustle para gumastos ka ng 3,000 o gumastos ka ng 5,000? Dok, hindi. So, kung hindi ka nagkaroon ng extra income, you don't deserve an extra expenses. Okay? Again, personal opinion ni Rockstar. Okay? And number 3, na maling mindset pag Friday is, eto po, you are spending 6 hours or even magdamag Friday night. So, maybe naipagkwentuhan, maybe nag-party, maybe naglasing, maybe nagpunta dito, or kung saan man nagpunta. Bakit hindi mo deserve? Because, ito po nangyayari, yung Friday night na pagpupuyat mo, anong nangyayari? Di ba ina-extend mo hanggang Saturday? Pinaparalyze mo, pati Saturday mo, tanghali ka nagigising, alas 11 ka nagising, alas 3, alas 4, anong katwiran mo? Napuyat ako kagabi. Now question, tamang mindset? Okay? Tayo'y sasagot, di ba? Tayo'y sasagot yan kung tama ba yung ginagawa natin. Sinasayang natin, hindi lang yung Friday night, pati yung Saturday natin. Now, sa mga nag-iisip, Dok, wala ba kaming karapatang sumaya porque wala kaming additional income? Wala ba kaming karapatang maging happy? So, hindi ko po yun inaalis. Oh. So, if that will make you happy, marilive sa iyong mga iniisip, well, continue to do that. Okay? So, dinidiscuss lang natin. So, Dok, kung sa tingin mo, maling mindset yan, anong tamang mindset? Ito, pag-usapan natin. Kape tayo, kape po. And habang tayo po ay yan, announcement natin, no? IMG Rockstar Community, lumalaki na ating community, mga OFW, marami na tayong members, chance. Thank you, congratulations everyone. Meron tayong free webinar every night if you want to attend para makapag-invest ka na. So if you want to start buying shares sa mutual fund, yan, ituturo natin yan. PM lang sa personal FB ni Rockstar. And of course, Kaiser 3-in-1, how to have an access
turuan namin kayo. 3-in-1 po yan, life insurance, health insurance, and investment. Kaya sabi ko nga po, lahat tayo, basta humihinga tayo, tayo po ay tao, dapat may Kaiser. Sa mga OFW, lalo na po kayo to protect yourself and your family. Alright, so kaya PM na sa personal happy ni Doc. Diyan lang po, okay? Alright, so tuloy natin. And by the way, business and life coaching, available po tayo ng face-to-face and online. Alright? So, direct na kayo sa personal FB ni Doc. So, paano itama ang Friday mindset? Okay? So, again, wala po tayong, opinion lang po ang ating pinag-uusapan. Paano itama? Para sa akin, pwede kang mamili ng Friday night. Walang problema. Pwede kang gumimik. Pwede kang magpuyat. Pero, bago mo gawin yan, eto po ah, create a boring Friday. Mag-create ka muna ng boring Friday so that you can sustain yung life na gusto mo every Friday. Kung gusto mo na mag-arbo, kung ano mag gusto mo, para kaya mong i-finance, mag-create ka muna ng boring Friday. Dok, anong gagawin natin? So, ang Friday mo, kapatid, ilaan mo sa study natin. Ilaan mo sa building of something. Ilaan mo how to earn extra income. Alam nyo, when I started, it was a boring Friday sa buhay ko. Hindi lang Friday. Mula Monday hanggang Sunday, Saturday, boring talaga ang aking buhay po. So, pag tininan mo, boring naman ni Doc eh. 4 years ago, if you will see me, kasi paano hindi po siya magiging boring? Lahat ng mga kasama ko pupunta sa mall, diretso sa mall yan, diretso dito. May bibilin, magkakape and all. Ako saan ako didiretso? Doon, nagmamadali ako umuwi sa kwarto ko, sa bahay namin, kasi magko-coach ako, kasi magbabasa ako, kasi gagawa ako ng script, kasi mag-vlog ako, kahit gabi na. I created a boring Friday. So that ngayon, I can afford a happy Friday. Okay? So kahit ilang Friday, hindi lang ako nagpa-party. Pero kaya natin gawin. So sa atin din pong lahat, no? So ano dapat kong gawin? Ayaan mo yung Friday mo maging boring. Ayaan mong magbasa ka. Ayaan mong manood ka ng mga boring vlog pero educational naman. Ayaan mong makipag-meeting ka sa mga tao. Ayaan mong nasa Zoom ka ng Friday. Alam niyo po sa amin, no, sa IMG Rockstar Community, every Friday, actually every night, siguro sa iba, naboboring na sila, pero if it will make us rich, okay, at magkaroon kami ng tamang financial foundation, why not? Diba? So, again, we are inviting you, no, so to attend our boring Friday. Hindi naman, masaya naman kami sa Zoom. Alright? Okay? So then, repeat the process. Okay? So, sabi natin, boring Friday. You read, you analyze, you plan, you put yourself inside the Zoom kung saan ka matututo. Ulitin mo ang process. Hanggang isang araw, magigising ka na kaya mo na mag-shopping every Friday, na kaya mo na mag-party every Friday, na kaya mo na magpuyat every Friday. Okay? Alright? Kaya sa atin pong lahat, mga G-Libers, itama natin ang mindset natin every Friday. Okay? So, Doc, hindi ko alam kung paano, anong gagawin ko every Friday. You can join my team. Okay? You can join IMG Rockstar Community. May Zoom tayo every night, okay? Welcome po kayo lahat. PM na sa personal FB ni Rockstar. Sama-sama tayo every Friday. It's not a boring, it's a happy and wealthy Friday. Maraming salamat and please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kape po. Kape po tayo.